Pakwan, pakwan, pakwan kayo dyan. Golden pakwan. O golden watermelon. Ayan o. Matamis siya, matamis. Sino nang gusto? Sino may gusto dyan? Hmm? Yung na. Baya kong buwang. Nagkaray. Sige, nausis kilahan ko na. Nausis kilahan ko na ito. Kuhan ko raga na. Kasi... Pero medyo ito na nag... Kuhan na yan. Mamu, hingabot man ka na mo. Kumajak patan na niya eh. Extra income. Mm-hmm. Wapa eh. Ay, apo! Malay mo si... Ay, apo! Namura ko niya, suta na. Mm-hmm. Kasi, yun, 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 parehas ang daret ba? Easy. Easy. Maram tanda no. Mayinig tatay je. Karin dayang yun ano namang. Ngani. Hmm. Napagin. Shout out na naman kita. Hmm. Tapos lagi. Tama naman, diba? Pag hindi kayo masama, masaya sa buhay nyo, huwag kayong mangdamay. Mm. Diba? May liba mo. Oh. Smile. Tama naman, OFW, hindi lang nyo lang, dahil katulong lang. Mm. Marangal kaya yung trabaho ng katulong. Importante, may sahod. Mm. Alam nyo guys, sa totoo lang, yung OFW ka, kahit katulong ka dito, katulong kami dito, tulad namin ano, OFW kami dito sa Hong Kong. Kahit sabihin pa ng iba dyan, katulong lang yan. Pero kung isipin mo, katulong nga, pero marangal naman ang trabaho nandito sa loob ng bahay, lahat naman ginagawa. Importante, mayroong sahod isang buwan-buwan. Eh, pag magtrabaho naman dyan sa Pilipinas, magkano yung sahod, magkaroon yung minimum. Diba? At least dito sa ibang bansa, pag okay ang trabaho, basta maging matyaga lang, talagang makakatundar ka. Diba? Basta marunong ka lang humawak ng pera mo, nato, meron kang may pupundar talaga. Hindi naman lahat ng FW dito. Lang. Hindi nila alam. Oo. Baka nandyan kayo sa lang. Makahiram. Tayo wala. Lang. Kami wala rin. Proud of FW. Kahit na nga. Kahit anong trabaho. Basta mayroong sahod. Isipin nyo guys. FW katulong lang. Pero yung sahod dito. Malaki naman. Lang. Diba? Lang kami lang. Wala kaming pera. hindi natin minamaliit yung bansa natin, ano, pero magkano ang sahod sa Pilipinas. Pero maganda naman kung sa Pilipinas, kung uwi-uwian ang bahay, di ba? Kasi makasama natin yung pamilya natin. Pero, pag lumawa, may mga kurihiyo na yung iba kasi hindi na kaya. Kasi sa pamasahay ng mga estudyante. Hindi kasiya. Pamasahay ng estudyante. Tapos, baon pa, may mga project pa, o, namawa ko isang, mabuti lang ko isa lang anak nyo. Paano kung hanggang lima na? Wala na, hindi na makabili ng brief at saka underwear. Habang naglalakad-lakad na, yun, nalaglag-laglag na ba? Pero meron naman talaga dyan sa Pilipinas, na nabubuhay talaga, di ba? Pero, wag lang ilang lang yung mga OFW kasi aray kasi may mga OFW talaga na nagsusumikap yung mga sa OFW yung mga yung OFW mga... na walang hiya na may kate yan ayun narinig yung sinabi ni ate no
Hindi naman lahat ng OFW ah. Lang. May mga OFW talaga na kung ano yung pangarap talaga nila ay aabutin nila. Tulad ng gusto nila magpagawa ng bahay. Gusto nilang paggawa ng bumili ng sakyan. Nagpaaral ng kolehiyo. Diba? Importante. Marangal ang trabaho. Merong sahod. May pangtustos. Basta importante. Maganda yung trato ng mga amo. Hindi nalakit. Ang importante talaga yung may mga pagkain. Kasi pag walang pagkain, walang energy, magtrabaho, walang lakas pa. Diba? Na-share lang kasi napanood namin sa reels. Yung may mga nagre-reklamo sa mga OFW na katulong lang kayo. Katulong lang kayo. OFW lang kayo. Hindi ako online. Hindi pa makita. Hindi daw talaga ako online sa FB. Kasi nga naka-camera ako. Hindi kasi automatic yung ano. Cellphone. Yan guys, oh. Diba? Sarap. Yummy. Okay, golden watermelon. Diba? Tulad namin, FW kami. Nagpagawa na kami ng bahay. Charot. Diba? Hindi lang charot. Totoo yun. So, tiyaga-tiyaga lang. Yeah, man. Pag may pangarap ka sa buhay, talagang gusto mo abutin mo. Diba? Kain tayo guys. Sino gusto kumuha? Kuha. Ay, matamis. Diba? Yung mga naninira dyan sa mga FW. Kayo, try nyo mag-FW para maranasan nyo rin. Maganda kaya mag-FW dito. Mag-kuskus ng inodoro. Importante, mayroong dollar kami buwan-buwan. Kabili kami ng pang-sexy na damit. May short. May spaghetti. Anong spaghetti? Yung hindi kinakain ha? Yung spaghetti na damit. Spaghetti pababa. Ng pababa. Hindi naman lahat ng OFW ay yun lang, yung nagpapaganda lang. Hindi naman. Yung simple lang. Importante, merong sahod, makakain, may pagkala sa pamilya. OFW na may katiyan yun lang. Naninira ng mga OFW na matino. Kasi hindi naman lahat-lahat ng OFW. Meron talaga OFW na sobrang siksi-siksi. Pero hindi natin sila masasabi talaga na bahala sila sa kanila namang buhay yun, di ba? Eh, walang tayong magagawa doon. Eh, gusto nila yun. Di ba? Eh, sa atin naman, simple lang ang buhay. Basta merong sahod, merong makain, may padala sa pamilya. So, di ba? Ayan, babush. Nag-share lang ng konti. Ayan lang. Dahil sa FW na naninira, dos FW. Kain kayo, kain. Bye-bye.